bringing hope the world over. Hope Channel. Isang maligayang panonood po sa inyo lahat, mga giliw po namin mga kaibigan, ang aming pinapaabot sa inyo. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat siya ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkasama-sama na naman ngayon na ating pag-aaralan ang kanyang banal na salita. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan, atin pong muling makakasama si Dr. Almosera. Thank you again, Pastor. This has become a very, very important privilege for me to be here. Okay, sa ating pong nakaraang leksyon ay ating tinalakay ang may kinalaman sa paghukom bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Ngayon naman ay ating pag-aaralan na ang ating 10th leksyon na ito'y pinamagatang ang panghuling panahong araw ng pagtubos. Sa leksyon ito ay ating maunawaan na ang paglilinis ng santuario sa Daniel 8 ay may katulad doon sa Daniel 7 na may kinalaman sa paghukom bago dumating ang ating Panginoong Jesus o yung tinatag na pre-advent judgment. At sa pamamagitan ng ating pag-aaral nito ay lalo nating madarama na mayroong katiyakan ang ating kaligtasan sapagkat ito ay ipinahayag na ng ating Panginoong Jesus doon sa hukuman sa langit. Pero bago tayo magpatuloy, muli po tayo dadako muna sa pag-anyaya sa banal na Espiritu na siya ang gumabay sa ating talakayan sa pamamagitan ng panalangin. Okay, mag-pray muna tayo. Kind loving Heavenly Father, we will be studying this very important topic. Particularly, we'll be studying Daniel 8 and Daniel 9. Lord, on our own, we really don't have the capability to understand this. But please, we are asking your Holy Spirit to be with us now. May you open our minds, help us to be able to understand this portion of the scripture, and that we may be assured that you are there for us, that we will be assured of our salvation. Lord, we pray that you will make this clear to us and also to our audience. May it be that this will have an effect in our lives as we continue to live for you, as we await for your second coming. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dr. Almosera, ang ating pag-aaral ngayon ay sabi nating may kabigatan, ano? Sapagkat nasabi ko may kabigatan sapagkat ito isang suheto kaagad dito, isang course kaagad dito na it will take one semester para mapag-aralan. Oo. Para talagang mahimay na mabuti. Mabigat ito. Pero kukunin lang natin ngayon ilang minuto. Surface lang tayo. Surface. So, atin na lang papahapyawan. Pero hindi naman natin kakaligtaan yung mga mahalagang punto na alam nating napakalaga. Kasi it involves three chapters, no? Yung mag-link tayo sa chapter 7, doon tayo sa Daniel 8, at saka Daniel 9. Eh, ito'y talagang pag pinag-aralan, hindi talaga pwedeng mahihiwalay eh. May mga kawing ito na lalo nating makikita ang kahalagahan kapag nakita natin yung background. Pag tinignan natin yung context, doon sa pinag-aaralan natin ngayon ng Daniel chapter 8, ano? Pero hindi po pwedeng ihiwalay doon sa chapter 7. At hindi rin lalong pwedeng ihiwalay doon sa chapter 9. Okay. Pero maganda talaga siguro magsimula tayo sa malaking context, yung great controversy between good and evil. Makita mo dito talaga yung ano yung issue. Ano ba yung pinag-awayan talaga? Ano bang pinag-awayan nitong great controversy? Ano bang, so yun, makita natin dito sa ating lesson ito. Para bagang ano ba ang pasimula nito? Bakit ba nagkaganito ito, no? So, bakit mahalaga na ating maunawaan itong panghuling araw ng pagtubos? Importante masyado 'yan kasi dito sa atin 'yan ngayon eh. Directly affects us. Lalo na this is kasi sabi dito sa ating lesson ngayon kung tingnan mo ang ating it pertains to the end time. Ano bang yung malapit na? No, kung balik tayo sa framework doon sa Daniel 2, yung malapit na ba yung stone na tatama doon sa feet? And this really affects us. Our preparation also. At palagay ko, hindi lamang ito for the second coming. Hindi lang ito para sa atin. Ang pag-aari ito yung naka-involve din dito on Diyos mismo. At meron pang ibang, may third party pa, no? Na okay. Magandang ating maunawaan. Ang isa pa din dito is it identifies the time ba? Yung framework ng time.
kung ano yung mga specific na mga time. So, in fact, may question dito sa ating lesson, how long? And this involves time element. So, okay, siguro maganda, Pastor, ay atin ang pasimula ng ating pag-aaral. Yes, okay. Ang ating pong pag-aaral ay makikita sa Daniel Kapitulo 8. Yes. Siguro sa kapakanan ng ating mga manonood ay atin ang munang idigay ang background na itong ating pag-aaral. Okay. I-invite na rin natin sila na mag-open ng scripture. Napakahalaga po kasi na atin talagang buntahan muna yung Biblia. Yeah, hindi natin mabasa ito lahat ngayon. At makita natin kung ano ba yung sinasabi rito at mamaya ay ating pag-aaralang mabuti pa. So, ating babasahin ang Daniel Kapitulo 8. Maski siguro verses 9 to 14, Pastor, at saka 23 to 25. Maganda sana kung talagang mabasa natin the whole chapter. Maganda. So, balit atin na lang muna diretsyong pupuntahan ang Kapitulo 8 ng Daniel na siyang ating pag-aaral sa linggong ito. Pasimulan natin sa talatang 9 hanggang 14, aking babasahin. At mula sa isa sa mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo ng langit, sa langit. At ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa at mga niyapakan iyon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kaniya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kanyang santuario ay ibinagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kaniya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kaniyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Na magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita at isang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 at na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuario. Okay, dyan muna tayo siguro. Okay, muna. Mabigat yun, ano? Mm-hmm. Okay. Sa mga hindi pa nagkaroon ng background sa paksa natin ngayon, talagang ito talagang sabi natin may kabigatan at may kalaliman. Okay. Vision dito, vision. Okay. Okay, vision, kung tingnan mo yun. Vision ito sa ni Daniel. Dito sa chapter 8, verse 1 and verse 2. And I looked the vision and it came about while I was looking. Yeah. Then I lifted my gaze and looked and behold, a ram. Okay. Mm-hmm. So siguro, parang makonnect natin dito sa last natin na lesson, may hiniram ako ditong chart. Para it is basically the same doon sa 7. Alam natin yung mga ano, ito nakuha ko doon sa pictorial aid. Alam natin ang yung mga beast, yun bang mga powers yun eh. Uh-huh. Okay? Doon sa 7 last week, discuss natin. Daniel chapter 7. Okay. Lion represents Babylon, the bear represents Medo-Persia, leopard represents Greece. Fourth beast, pagan Rome, then 10 horns. Nabanggit natin yan doon, 10 horns. Uh-huh. And then after that, yung little horn. Uh-huh. Galing doon sa 10 horns. Uh-huh. And then there is a judgment seat. Uh-huh. After the judgment seat. Ito yung tinatawag natin na pre-advent judgment na pinag-aralan natin. At least, nakita natin doon. No? Okay. And identify natin yan and that is a pre-advent judgment. Pero nakita mo yung chronological order niya. Uh-huh. Oh, sorry. Then dito the saints and the most will possess the kingdom, okay? Dito sa Daniel 8 makita natin may beast na rin. Pero makita mo dito ang ram ay ano ang Babylon ay omitted. Wala na. Nag-start tayo dito ng ram. Kasi it is a later period ito also. Ito ay sa panahon na ito ng Medo-Persia. Okay, later period na rin kay Daniel ito, ano? Mm-hmm. So dito ang ram, Medo-Persia. The he-goat na mention dyan kung tingnan natin sa verse 5 yata, no? Okay. And then there is that little horn. Tingnan natin sa chapter 7 yung nakita ko. Okay.
There was chapter verse 5, the verse 6. Okay? And then there is then chapter the yung little horn. Then after the little horn, parang pareho na dito little horn, nandiyan na yung sanctuary, cleansing of the sanctuary. So ang kanyang event pareho. Okay. Siguro kung so, ipakita dito nga yung binanggit ko kanina na ang ating pag-aaral ay magkahalintulad do sa Daniel parang chapter 7, nakaparallel. Daniel chapter 7 yung na yun nagaganap yung pre-advent judgment at ito naman ngayong Daniel chapter 8 ay yung sanctuary. So the same event na. Okay, the same event. So in a way, yung cleansing of the sanctuary na nabanggit dito ay then is connected doon sa 7. Okay, so meron tayong picture diyan ng mga katulong. So ito ang ating magkatulong siguro. Okay, sa 7 ito. Ito ang chronology. Sa Daniel chapter 7. May pinakita yung apat na mga kaharian. Lion, okay, bear, and then leopard with wings, and then dito yung... At ang lahat ng yan ay may mga sinasagisagan. Hindi basta larawan lamang. Mga kingdoms lang yan, okay? So dito yung little horn. Okay. Pero sa chapter 8, kung tingnan natin yung chapter 8, ito nang mangyari. Ito ang ram, then may isang horn, goat, ng he-goat, and then lumalaki masyado yan. And it covers the malaking territory ang na-cover niya, even the beautiful land, which many interpreted that this is the, you know, the Holy Land, or there's the Bible land. And it happens that at the end, makita mo at the end of this would be this. So, okay. So, yan lang ang chronology. So, ibig sabihin sa picture mo ipinakita ninyo, nakaabot sa ating Panginoong Jesus, ano? Doon sa picture na yan. Okay. Okay. So, mamaya pag-aaralan natin yan. Lalo na doon sa Daniel 9. Makita natin yan doon sa Daniel 9. So, yan lang siguro ang framework. So, paano natin tatalakayin itong may kinalaman sa paglilinis ng santuario? Okay. Binanggit. Ito yung sentro sa Daniel chapter 8. Okay. Na may santuario na kinakailangan so, linisin. Mag-focus tayo doon sa yung horn attack. Yung attack sa horn. Okay. Ano bang ginagawa niya doon? Let's go back to the text. Ano yung text? Lalo na dito sa... Mag-start tayo ng Daniel 8:22. At tungkol sa Nabali... Sa dakong tinayuan ng apat, ay apat na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. And then, 23 hanggang 25. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. At siya'y lilipol sa kamangha-mangha at giginhawa, at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob. At sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Ngunit siya'y mabubuwal, hindi ng kamay. So, ang question natin dito, ano bang represented dito? Okay, anong kahulugan nga ng mga bagay nito na ating nabasa para maging maliwanag sa atin. So kung i-ano natin ito, out of those four horns, Greece yun. Tingnan natin yung mga four generals ni Alexander the Great. So then, sunod dyan ay ang Rome. Pero sabi dito, he gained power not on his own kasi bigay sa kanya yan eh. So kung tingnan natin yung ating history, tingnan natin yung mga supporting na history dito, there was this pagan Rome. Ang pagan Rome nagbigay ng power doon sa papal Rome. Okay? Doon sa system, papacy na system. And this system, ito na ang kanyang claim. He magnifies himself, he will destroy many, he will even oppose the prince of peace. So in a way he will but then later on he will be broken without. So ang nangyari dito, ang attack talaga ay little horn, nag-attack siya doon sa daily, yung system ba? System doon sa cleansing, sa sanctuary.
ano ba yung daily sacrifices doon? Doon yung pagkuha sa sins. You uh-huh. see? So in a way, sa madaling pagkasabi, he tried to replace the system of salvation. Aha. Uh-huh. So yung binabanggit na daily oh, o yung pang-araw-araw ay siguro sa kapakanan ng ating mga manonood ay maganda maipaunawa muna natin, binabanggit nating daily o yung pang-araw-araw dito sa Banal na Kasulatan. Ano ba ito para kung meron tayong mga manonood na ngayon lamang nakapagbukas ng aklat ng Daniel ay kanyang maunawa ng ating tinatalakay na binabanggit lamang natin yung daily. Oh, kasi kung babalikan natin ito dito, no? Dito may kinalaman sa sanctuaryo. Sa sanctuaryo kasi ito eh, 'di ba? Ang daily sacrifices, saan ba yung mga daily sacrifices? Okay. Hanggang dito, no? Yun bang pagpapatawad ng mga kasalanan, no? Kasi sa madaling sabi, ang ating pinag-uusapan na daily dito, parang sino-shortcut lang natin, pero ang tinutukoy natin ay merong daily services na nagaganap sa loob ng sanctuaryo. So, connected ito doon sa sanctuaryo. Daily services on how sin can be removed, ano? Para bang yung guilt mo, yung sin mo, and this system sa sanctuary service is through the blood. Okay. Pero ngayon ay it is supplanted by a system. Okay. Na siya na ang pwedeng magpapatawad. Sa kasalanan. So ang ating Panginoong Susana ang siyang saserdote na gumagawa ng pamamagitan. Okay. Pero sinasabi mo dito ngayon na itong little horn power na ito ay kinuha na niya. Naggawa siya ng sistema. Sistema na hindi na doon galing. Hindi na sa ganitong paraan, kundi parang sinasabing wala na yan. Ito na ngayon ang atin. Ito na ngayon ang bago ika na siya na yung mamamagitan. At para bagang nawala na si Kristo dyan. Nawala na siya. Para bang pinalitan niya ang system. To be more direct tayo, no? yung pare ay nagsasabi na ako na si Kristo na namamagitan. Siya na ang makapag-forgive ng sins. Kaya nga, may mga system na confession na doon na pwede na mag-absolve ng kasalanan. Tinatawag na ginagawad na niya yung pagpapatawad. Pero so, alam natin, ang Diyos lang ang pwede magpatawad. Ano? So dito natin nakita yung pagpasok ng problema na itong little horn power na ito ay merong kinukuhang kapangyarihan sa ating Panginoon. Yung na, daily. Na itong sistema ng ating Panginoon ay kanyang inaangkin. So the Christ continual priestly mediation in the heavenly sanctuary, this was taken away. Okay. Dito sa power na ito. Okay? By the horn power representing the introduction of para bang innovations, no? Uh-huh. In a way, nag-create ng isang alternative way of salvation. So ito kumbaga, parang nagkaroon ng diversion. Mm-hmm. Sa halip na dito sa daan ng Panginoon ay ginawa ng diversion na hindi na sa Panginoon na daan, kundi sila na mismo yung daan. Gusto ko lang basahin dito sa English. Yung kinatawag dito ay innovations. Our innovations as our mediating priesthood and the sacrifice of the mass, confessional and worship of Mary by which, you know, ito na nga ang parang nakahalili doon sa system. So this is the issue. Okay. Dito. So ito na yung binabanggit na binasa natin kanina na nakarating ang hangga sa ating prinsipe ng mga prinsipe. Okay. It's reliance on self. It's not no longer continual reliance on the continual heavenly ministry of Christ. Mm-hmm. Yun ang issue talaga. Dito ang issue. So, mabigat, no? Mabigat. Pero, sapagat, ang pinag-uusapan natin dito kasi, hindi yung mga ritual na ginagawa lang halimbawa natin na kaugalian, kundi yung aral mismo at yung function mismo ng ating Panginoong Jesus ang pinag-uusapan dito. Kaya nga ito sinasabi sa ating talatay, paglaban sa prinsipe ng mga prinsipe. Yes. Kasi para bagang ito yung role ng ating Panginoong Jesus, bigla mo tatanggalin sa kanya at gagawa ka ng ibang sistema, ay ibang usapan ito. Yeah. And then may mga how long ito? Okay. How long? Kailan ito? So yun nga ang katanungan dito sa atin ngayon, hanggang kailan ang kapangyarihan ito mananatili sa kanyang gawaing iyon na gumawa siya ng ibang sistema maliban sa sistema ng Panginoon sa pamamagitan ng sanctuary. Kasi tinatanong din ito ni Daniel di ba? Tinatanong ito ni Daniel. Basahin nga natin Daniel chapter 8 verse 9 to 11. At mula sa isa sa mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo. Mm-hmm.
sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit. At ang ilan sa hukbo sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa at mga niyapakan niyon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo. At inals niya sa kanya ang palaging handog na susunugin. At ang dako ng kanyang sanktuaryo ay ibinagsak. Okay. Then, kung tingnan natin yung 12, basahin mo na lang din ng 12. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang. At kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Okay. So, yun ang activity. Yun ang parang halili. Then, verse 13. Okay. Na magkagay narinig ko ang isang banal na nagsalita at isang banal ay nagsabi sa isang iyon na nagsalita. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sanktuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. And then there is the answer. Yung how long nga question. So, verse 14. Yung mga nauna natin binasa, yun ang background. Oh. Na ang sentro natin pag-aral ngayon ay dito sa Daniel 8:14 na wika. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, okay, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Okay, malilinis ang sanktuaryo. So, mag-refer tayo doon sa linis of sanktuaryo or restoration of sanktuaryo. Yung and tinatawag natin, pinag-aralan natin noon na Yom Kippur. So, kung babalik tayo dito sa typology na ito, pupunta tayo doon sa yung Yom Kippur, yung yearly yearly sacrifice of the cleansing of the sanctuary. So, ngayon, may time na tayo kung kailan yun mangyari. Kailan mangyari? 2,300 days. Okay, pag natapos ang 2,300 mga araw, oh, gabit araw. Na ang yun ay tumutukoy sa 2,300 na mga araw. Okay. Okay. So, doon tayo din mag-focus nito sa ating. Nakapag lumipas yun, ay malilinisan na ang sanktuaryo. Oh, or restoration. Okay. Restoration of the holy. Ano bang meaning dyan? Okay? Of course, marami tayong mga gagawin pa dito, Pastor. Kasi talagang literal ba yun? No? Literal ba yun? Or it also means something. Kasi kung doon lamang sa binabanggit na 2,300 mga araw at gabi, ay kung bibilangin natin ito, 2,300 days, yes, ay ilang buwan lamang ito, ano? Ibig sabihin, sa 6 na buwan marahil, ay malilinis na ba ang sanktuaryo? So, magandang ating maunawang mabuti ito. So, anong itong restoration ba? Restoration of the holy or restoration of the sanctuary or cleansing of the sanctuary. Ano bang event ito? Ano bang say the most important event ito? Kung i-compare natin sa Daniel 7, yung between sa little horn at saka yung pagdating ng stone, no? Yung the restoration of the kingdom or it will be given, the kingdom will be given to his people, din nandoon yung judgment. So it goes to say na ito rin ay isang judgment. Sa parallel doon sa 7 at saka chapter 8. No? So, makita natin dito na the work of restoration Daniel 8 equals the divine judgment na nabanggit na natin last week doon sa Daniel 7. Okay. So, in a way, yung restoration means the pre-advent judgment na na-discuss natin doon. Sa Daniel chapter 7? Daniel chapter 7 last week. Okay, so yun ang restoration of the holy. Okay? At yung tanong natin na, yung tanong dito, kailan? Kailan na matatapos? So, Day of Atonement na yan. Okay, papasok tayo doon sa... Kaya nga, tinatawag natin dito sa ating lesson ngayon, eschatological Day of Atonement. That means, yung future. Panghuling kapanahonan. So, yun ang ating assignment ngayon. Kailan yan? O kailan yan? Or anong mangyari dyan? Okay. Sa Daniel 8. So, puntahan siguro natin a little bit. Balikan natin yung Daniel 8. Okay. Okay. So, anong mangyari diyan? Okay, how long? May time frame na tayo? Okay, binanggit na sa talatang 14 na ito'y magaganap pagkaraan ng
2,300 na hapon at umaga. Okay. O 2,300 days. Para ma-understand natin yan, babalik tayo doon sa Leviticus 16. Okay. Doon sa nangyari dito sa... Yung sanctuary sa lupa. Oo, sa lupa. Okay. Sige. So, ano ba ang nangyari doon? Ano bang cleansing of the sanctuary, no? Okay. So, ano yun? There will be removal of sins. Okay, di ba? Doon sa Leviticus 16. Okay, yung 16. High priest ang siyang nangangasiwa at gagawin ng paglilinis sa sanctuary na yung mga nakasalanang naidala roon, may curtain doon sa pagitan ng holy place, saka most holy place, yun ay kinakailangan malinisan o alisin yun. So, ang issue talaga dito is removal of the sins. Okay. Removal of the sins. Sino na yung makaremove ng sins? Gusto ko lang itong babasahin ng comment. The horns war in the realm of religion is countered and cut short by divine intervention carried out in the context of eschatological day of atonement. Kasi parabang nagtag na ito. Nagtag na ito. Kasi how long? Kailan ba ito mangyari? Sabi ni Daniel, how long ito na mangyari? Itong tug of war in a way. Okay? At last, terror finds its end and God's people, the true worship and the sanctuary are restored to their rightful position. So kailan ito mangyari? Yung bang powers na nag-persecute nga, no? Yung kailan ito? And then there is the answer of 2,300 days. So, yun ang eschatological day of atonement, na cleansing of the sanctuary. That is also, we refer now ngayon sa pre-advent judgment or doon sa investigative judgment. So, paano natin iugnay naman itong Daniel chapter 8? Particularly yung talatang 14 doon sa Daniel chapter 9. Oo. Na binabanggit din dito yung talatang 24 to 27. Ang key diyan sa understanding natin dito would be the Daniel chapter 9. Okay. So ano na yung makita chapter natin? 9. Oh, okay, sa Daniel chapter 9. Mabuti ating basahin sa talatang 24 hanggang lalo na diyan sa 24 to 27. So okay. Malaki ang jump natin, no? Okay. Malaki ang jump natin, pero tingnan natin doon. Okay, hindi kasi natin kayang i-cover na lahat, pero sa ating pinakamabilis na paraan ay ating tingnan ang ating kabuang pag-aaral. Okay. So, tungayan natin sa Daniel chapter 9 verses 24 hanggang 27. 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain, at ang panguhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyongang talastasin at bulayin, na mula sa paglabas ng utos, na isauli at itayo ang Jerusalem, okay, sa pinahiran na prinsipe, magiging 70 at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyon ay sa pamamagitan ng baha. At hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. At papagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo. At sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Okay? Okay. So paano natin ma-discuss yan? May chart na naman ako okay, dito ng hiram, no? Nandito. Para lalo nating maunawaan. Yung 70 weeks are determined upon thy people. Ito, okay, ang banggit yan ay 70 sanlinggo ang ibinigay sa bayan ng Diyos. Firstly, establish natin dito na sa biblical prophecy dito ay isang araw, ay isang taon. Okay. Okay, one day, one year principle. So, ibig sabihin na hindi ito literal na araw, ano? Ang isang araw ay merong katumbas na isang taon. So, kung pinag-uusapan dito ay 2,300 mga araw,
ay di ang ating sa propesya ay ito'y nangangulugan na 2,300 mga taon. Okay. 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 So, kung accepted natin yan, then tingnan natin, maski wala lang muna itong mga dates. Wala lang itong mga dates. Kasi, pero ang nabanggit dyan, how many weeks? Balikan nga natin yung text. May binabanggit itong pitong po, nasa linggo. Okay. So, 70 weeks, verse 24. Have been decreed for your people and your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity. So, ito ay mag-focus tayo doon. So, 70 weeks yan. Okay. May 62 weeks, may 7 weeks, may 62 weeks, at saka may 1 week. Okay? Okay. Mabasa natin yan dyan. So, may 62 weeks, verse 26. After the 62 weeks, 25 muna. So you know and discern that from the issuing of a decree to restore, rebuild Jerusalem until Messiah of the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks and it will be built again. Ngayon, dito tayo makakuha ng key kung yung mga time element natin, kung kailan talaga yung mga dates. Kasi, imagine Daniel ito, no? Uh-huh. Si Daniel nandoon siya sa Babylon. Para bang ang question niya doon sa Daniel 2, sabi niya, Lord, sabi mo, 70 years lang kami dito sa Babylon na yung Babylonian captivity. Bakit parang wala pa? And then, binigay sa Panginoon yung kanyang time frame. Mm-hmm. Yung isang time frame na parang na visions niya. No? Mm-hmm. Ito ang mangyari in the future. So ngayon, dito may mga question naman, how long itong trampling down of truth? How long ito? Then, mention doon yung 2,300 days. So, makita natin doon yung 2,300 days na link doon sa Daniel 7, yung mga powers. So, ngayon, magsimula tayo, doon sa 2,300 days, may parabang nakabuko doon na 490 years. Yung 7 weeks nga, 62 weeks, at saka 1 week. Yung pagsimula ng 2,300 days at saka pagsimula nitong 490 days would be the same. Okay, would be the same. O kailan yan? Dito sa atong text. Sa ating text, verse 25. So you know that to discern that from the issuing of a decree. Okay. So when the decree is issued to restore and rebuild Jerusalem, that would be the start. At yun ay malinaw sa kasaysayan. At may record tayo na so kailangan natin kung kailan yun ginawa. No, kailan natin nang gawa. So kung tingnan natin yung mga kasaysayan, it was decreed, in fact, sa Isra 7, chapter 12, verse 26, nandyan yung decree, no? Mm-hmm. Isra, balik tayo doon sa Babylonian captivity. Nandin, Isra chapter 6, verse 14. Ang may tatlong decree kasi dyan eh, to restore Jerusalem, sana. Pero ang most successful ay itong kay Artaxerxes. Ibig sabihin na yung ikatlong decree na ginawa, kasi pabalikin dito na, sila dito no? Na ngayon yung kaganapan. Yung decree to restore Jerusalem, yung nasira kasi in Jerusalem. And in fact, this is the only decree that was also celebrated. Na parabang naging nag-celebrate sila na talagang na-successful sila dito. So kailan yan nangyari? It will point us to the year 457 BC. Okay. So kung ma-establish natin yan doon sa verse 25 na yan, na maka-start na tayo pag-count ng 2,300 days at saka yung 490. Pero tingnan natin kung talaga yung 490, that means 7 weeks, 62 weeks ay nangyari ba talaga yan? Okay? Kung again, with the help of history, you will see that 7 weeks hanggang 408 yan. Yung 7 weeks na yun, kung bilangin natin. So, 49 seven, years. 7 weeks, okay. 7 times, di ba, ang isang week ay meron 7 days. Okay. So, ay, 7 days times mo sa 7. 7. So, it will be 49. Okay. And it will go to 408. And exactly, according to history, i-confirm natin yan that the rebuilding of Jerusalem as a city na nagiba doon sa Babylonian captivity has been completed. So, between this, ano nang mangyari? There will be about 434 years, yung 62 weeks. Ano bang nangyari dyan? Tingnan natin, balik tayo doon. Okay, verse 25. So, you are to know the discern that from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah, the prince, until the Messiah,
Oh, ibig sabihin ay makakarating hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Oh, the Messiah kasi okay. Will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again with a plaza and a moat even in the times of distress. Then after the 62 weeks, verse 26, the Messiah will be cut off and having nothing, and the people of the prince who will come destroy the city and the sanctuary, and it will end will come with the flood, and even the end there will be war, desolations undetermined. Okay, so the coming of the Messiah, actually ang Messiah na makita natin dito na talagang nag-start ng ministry si Jesus is at the year of 27. Mm-hmm. Okay, yung kanyang ministerial okay. Functions as a Messiah, yung parang Savior. Doon nagpasimula yung kanyang paglilingkod. So we will say that 408 to the year 27, it's exactly 62 weeks. Uh-huh. And that would be 434 years. So may natira tayo doon sa 70 weeks na ano na, ilang week na lang. Isang week na lang. Oh, 1 week. Okay, kasi may 7 weeks tayo dito, may 62 weeks tayo dito sa madaling pagkasabi, 1 week na lang natira. Oh. Ang sabi dito, so within that week, 7 weeks, it will be built again. Then after the 62 weeks, Messiah will be cut off. The Messiah will be cut off. Dito sa, from the year 27 to year 34 when you know, the message was brought to the Gentiles. At the middle of that would be the year 31. So, yan yung tinatawag na 1 week yan, ha? May 7 days. So, or 7 years. 7 years. And exactly, the Messiah nasa pagitan niyan ay yes. Ang Messiah ay siyang mamamatay na. Mm. At sangayon sa prophecy, ay nakita rin natin sa history. Yes. Na talagang namamatay ang ating Panginoon ay noong year 31 AD. Oo. Oh. So in a way, this confirmed doon sa ating calculation yung 2000. Mm-hmm. Of course, marami pa tayong nakatira dito kasi after yung 2300 days, kung kunin natin yung 490 years, may mga events pa dyan na parang gusto nating tingnan. Anyway, ang importante rin dito ay nakita natin, na-establish natin yung date na talagang okay. Yan, na ang pasimula ay talagang 457. Yes. Kasi eksakto sa hanggang sa pagdating ng Mesiyas, yes. Yung taon. Talagang sa exacto. Sa mga detail ng prophecy, mm-hmm. Talagang ito yung pasimula. Kaya nga, ang history dito nag-confirm doon okay. Sa ating ngayon, meron pa tayo isang pag-aaral na magandang bago tayo, bagamat hindi natin bibigyan pa ng maraming detalye. Uh-huh. Pero magandang maunawa natin mabuti, mga minamahal natin manonood, ang pasimula ng 2,300 yes. Years, ini-establish kasi natin. Kasi established natin yan. Na ito'y nagpasimula ng 457 yes. BC. Okay. So, kung na-establish na natin at malinaw na hanggang sa pagdating ng Mesiyas, ay talagang yan ay malinaw, ay di alam na rin natin kung kailan. Simple arithmetic na lamang ito. Alam natin kung kailan magtatapos ang 2,300 years. So in a way, kasi itong Daniel 9, it was really pointing to Jesus, di ba? Uh-huh. Yung coming niya. Okay. In fact, towards his death. And na-establish natin ngayon, pero na-establish din natin kung kailan yun nagsimula. So, that would be the link. Uh-huh. Kasi naghahanap tayo ng link sa Daniel 9 at saka Daniel 8. Ano ba yung ilang kaganapan dito sa Daniel 9 na ating magandang... So tingnan natin yan, okay? Sa Daniel 9. Sa talatang 24. So, makita natin, babasahin okay, natin. Okay, so ito yung ating pinag-aralan kangina. Mm-hmm. Binasa kangina. Okay. So, ano pa ang mga magandang ating makitang leksyon o liwanag mula rito sa ating pinag-aaralan kaugnayan itong Daniel chapter 9 do sa Daniel chapter 8 na pinag-aaralan natin ang may kinalaman sa paglilinis ng sanctuary. So, na-establish natin kanina na itong 490 is part of the 2,300 days. Okay. The cleansing of the sanctuary. The cleansing of the sanctuary. So, yan. Na-establish natin yan na ang anong link nila sa Daniel 8:14 with Daniel 9:24-27. Sama din sabi, Pastor, ang ating pinag-aaralan ngayon ay atin lamang munang in-establish na mabuti yes. yung pasimula. Yung pagsimula. Okay. Na ito'y nagpasimula ng 457 BC. Mm-hmm. At ito ay yung 2,300 years yes. Na yan na kung saan ang sanctuary malilinisan na ito ay na magtatapos. Para bang in a way, the beginning of Yom Kippur, kung babalik tayo okay. Doon. Or the cleansing of okay, the sanctuary. So ito'y makakarating hanggang 1844. Ngayon, nabanggit mo na yon ang date na yan. Oo. Okay? Kasi para paano natin makuha yan? Okay, kung kunin natin yung 2,300 days, i-minus natin yung ating 490,
kasi kunin natin doon. Mm-hmm. Then we will come to the year 1844. So okay. Pakita siguro natin itong pero calculation. Kahit, okay, so kahit parang, sa simple arithmetic, makikita natin na kung ma-establish lamang natin ang pasimula, ay talaga makikita na natin ang pagtatapos. Okay, hindi natin siguro mapakita naman nila dyan sa graphics, dyan sa TV, anyway, parang ganito. Anyway, itong ating pictorial ay makakatulong din para maunawa natin. Okay, so kung may na-establish tayo na time frame na 2,300 days, and then kukuha tayo doon ng 490, so may natirang 10 years. Mm-hmm. So kung dagdag natin yan sa year 34 plus 1,810 years, it will come to 1844. Yung date na yan ay isang masyadong importante masyado dito sa ating calculation sa 2,300 days. So yan ang tinatawag nating beginning of the cleansing of the sanctuary. Ang problema kasi dito, lalo na sa Adventist Church na nagsimula, ang Adventist Church is, yung Millerite movements, they were thinking that yung cleansing of the sanctuary ay yung pagbalik ng Kristo. Nalilinisan na lupang ito sa pamamagitan ng apoy. Oo, nalilinisan nito kasi ito daw ang sanctuary. No? Okay. And then kung cleansing is, malilinisan ito. So they were thinking that in 1844, ito na yung second coming. Uh-huh. And again, when we look at history, punta tayo sa Amerika, there was this Millerite movement. Okay. Pero ngayon tingnan natin nakita natin na mali pala yung exacto yung date. Exacto yung date pero yung event, kanyang event ay mali yung pangyayari. Then we believe na that was the beginning of the cleansing of the sanctuary where when we say that judgment has come. Sabi sabi ang Millerite movement ay nagkaroon ng pagkakamali sa interpretation na inisip nilang yung 1844 na yun ay pagdating na ng ating Panginoon dito sa lupa. Yes, uh-huh. Pero kung babalikan natin ang sanctuary, makikita natin yun pala ang na yung cleansing of the sanctuary is yung restoration yung yung pagganap ng ating Panginoon Jesus ng bahagi niya bilang high priest. Okay. Pero high priest kasi trampled down yun eh. Uh-huh. Yun ang naging issue dito sa great controversy na yun. So with this, malink natin doon sa Revelation chapter 14, yung three angels' messages. Kasi ano yung first angel message? Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Okay, so that is the first angel's message. So dito tayo magsimula sa 1844. Ewan ko kung wala na ba tayo masyadong time. So Pastor, maganda sanang talakay pa natin pero ang oras natin tapos na. So, so siguro atin na lang ibigay yung review natin, no? Yung huling appeal natin sa mga kamanunod natin kung ano yung kahalagahan na atin na pag-aralan nito. Okay. So nakita natin dito ang real issue. The real issue is that there was this usurpation of the daily. That means yun bang ministry of Christ was taken by another system. Mm-hmm. But then there will be a restoration of that as Christ high priestly ministry where he will be a judge, no? Ibig sabihin ng restoration ay naunawaan na natin ngayon na si Kristo ay nasa langit at gumagawa ng pamamagitan sa atin. Naging high priest siya. Naging high priest siya. And then there is that pre-advent judgment that has begun. Okay? Mm-hmm. And then it also gives us the time when it has begun. Because there was this time frame of 2,300 days. So siguro yan lang ang ating summary muna. And next week, siguro i-discuss pa natin ito. Okay. Ang implication natin dito sa atin, lalo na sa Seventh-day Adventist Church. Okay, Pastor, maraming salamat. Ang ating oras talaga ay, kung po pwede lang, mapahaba pa, pero overtime na tayo. Kasi mahaba-haba ito. So, minamahal namin mga manonood, ang ating pag-aral ay unti-unti lamang, pero little by little, tayo ay dumarating sa pagkaunawa ng mga bagay na panukala ng Panginoon. Tayo po'y dadako na sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Hayaan po natin tayo ay dumako na sa ating closing prayer. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan ito na amin pong napag-aralan kung paanong kayo ay gumagawa upang kumagkagayon. Magkaroon kami ng lalo pang maliwanag na pagkaunawa sa mga paglilingkod niyong na ginagawa para sa amin sa pamamagitan ng naliwanag na santuario. Nakita namin ang aming Panginoong Jesus na siya'y gumaganap ng napakahalagang gawain sa kasalukuyan. Ang gawain ng pamamagitan, ang gawain ng paghukom na kung saan mayroon din kami pag-asa at katiyakan
ipinahayag na niya ang tagumpay ng inyong bayan. Maraming salamat po, Ma, sa katiyakan. Kami ligtas sa inyong makapangyarihang kamay at maaari na kami mag-celebrate na ang tagumpay ay amin ang karanasan sapagkat kayo ay sumasa amin. Ang dalangin lamang namin, Panginoon, hawakan niyo kami matibay at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa araw-araw kami patuloy pa na lumapit sa inyo at ang inyong kalooban ay amin palagi ang maging karanasan. Patungan kami muli ng inyong mapagpalang kamay. Panaganayin kami, Ama, sa kagalakan. Kayo ang Diyos, nagahari sa bawat isa amin. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga gilipo namin, mga taga-subaybay, na kami po inyong sinamahan. At sana po ay sa pamamagitan ng ating munting panahon ng pag-aaral ay nagkaroon kayo ng dagdag na kaliwanagan sa mga gawain at mga panukala ng Panginoon sa gawain ng pagliligtas at sa paghahanda natin sa malapit na niyang pagdating. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!
Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got six members in his church. He says, "You know what? This is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute. That's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, "If you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now." And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit,
And it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living word. Sometimes a simple pamphlet with the word. At other times, TV, radio, sometimes the word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter. We need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence.